Yo mga idol, kamusta? Sportstalk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sportstalk. So sa latest na pahayag nga po ng Japanese monster Naoya Inoue, ay sinabi nito ang kanyang plano sa pag-akyat niya ng 122-pound super bantamweight division. Ayon kay Inoue ay ang ultimate goal niya umano ngayon ay talunin ang lahat ng nasa division ng super bantamweight. At pagkatapos umano nito ay magtutuloy-tuloy lang daw siya sa pag-akyat sa mas mabibigat na division. Bukod dyan ay nag-iwan din ng mabigat na salita si Inoue matapos nitong sabihin na nakikita niya umano ang kanyang sarili bilang pinakamagaling at malakas sa lahat ng boksingero ngayon. At papatunayan niya daw ito sa paparating niyang world title fight kontra sa undefeated unified WBC and WBO super bantamweight world champion Stephen Fulton. Sa kabilang banda naman mga idol ay tuwang-tuwa nga po ang ating pambato na si former WBC featherweight world champion Mark Magnifico Magsayo matapos nitong makilala ng personal sa kauna-unahang pagkakataon ng knockout artist at former WBC heavyweight world champion Deontay Wilder kahapon. Sa post na ibinahagi ni Magsayo sa kanyang social media accounts kahapon ay nakitang napakabait sa kanya ni Wilder kung saan nagkaroon pa sila ng konting pag-uusap bago sila nagpakuha ng letrato. Bukod dyan ay nakilala din ni Wilder ng personal ang anak ng 8th Division World Champion Manny Pacquiao na si Jimuel Pacquiao. Nagkita sila ni Jimuel, Magsayo at Wilder sa Brickhouse Boxing Club. Dito po kasi ngayon nag-e-ensayo sila Magnifico. Habang si Jimuel naman ay kasalukuyang din naghahanda para sa kanyang nalalapit na amateur fight kontra kay Marco Rosales na gaganapin sa February 4 sa Westgate Hotel and Casino. Hindi na rin bago kay Jimuel ang makipagkita at makilala ang ilang mga superstar sa mundo ng boxing. Dahil kung matatandaan natin ay nitong nakalipas na taon lamang, ay sinama pa siya ng undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez sa pag-e-ensayo kung saan binigyan pa siya ni Canelo at ng trainer nitong si Eddie Reynoso ng ilang mga payo upang mas lalong mag-improve ang skills nito sa boxing. Samantala, isang magandang balita din nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil ang ating numero unong pambato sa middleweight division na si Olympic bronze medalist Yumir Marshall ay muli nating makikitang sasabak sa ibabaw ng lona. Lalaban po kasi si Marshall sa February 11 sa San Antonio, Texas. Hindi pa naman pinapangalanan kung sino ang kanyang makakatapat. Subalit napakalaking exposure po nito para kay Marshall dahil sa undercard ng Ray Vargas versus Oshaki Foster siya lalaban. Kaya naman paniguradong madaming fans ang makakapanood ng kanyang laban. Kasalukuyang may undefeated record si Marshall sa professional boxing na 3 wins with 1 knockout at walang talo. Huling beses itong lumaban noong buwan ng October lamang, kung saan tinalo niya si Steven Picardo via unanimous decision. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.